kung ikaw ay magda-dive lang gamit mo yung mask, malaki ang chance na hindi mo sila makikita. Kaya makikita nyo ako sa ilalim ng dagat na meron akong hawak na magnifying glass. Kwento sa akin ni Patrick, tatlo sa aming hinahanap ang paboritong picturean ng mga international underwater macro photographer. Hindi basta-basta makikita ang mga laman dagat na nasa litrato dahil karamihan sa kanila mas maliliit pa sa 25 sentimong barya. Unang nagpasiklab ng katangian ang flamboyant cuttlefish. Halos kasing laki lang ng aking hinlalaki ang sukat nito. Bigla itong nagpabago-bago ng kulay. Ito ay isang paraan para linlangin ang kanyang kaaway. Minsan, ginagamit din ito ng cuttlefish para magtago sa kanyang predator. Nakita ko rin ang kanyang diskarte sa paghahanap ng pagkain. Kanyang galamay para naglalakad ito ng dahan-dahan. Ilang saglit pa, it's so rewarding when you see these creatures and na-tick off mo sila sa list mo. Pero kung pagandahan lang ang labanan, hindi papatalo ang mga makukulay at detalyadong disenyo sa katawan ng mga sea slug. Para sa akin, nangunguna rito ang sea slug na kung tawagin ay butterfly of the sea dahil sa malapakpak na makikita sa likod ng katawan nito. Yung negray o yung tiger na butterfly sea slug ay napakaganda, no? Para siyang isang bulaklak. Pag tinignan mo sa likod ng kanyang leaf o yung parang petal na itsura niya, stripe-stripe siya. Pero pag nahihipan siya or na gagalaw ng mga waves sa tubig o yung pinaka-current ng tubig, eh, sa likod nun ay itim na may yellow dots. They move so slow kasi parang snail nga siya, no? And it's so amazing na itong napakaliit na species ng sea slug nito ay talagang hinahangaan ng maraming divers sa buong mundo. I was trying to draw it pa kasi nga parang gusto kong matandaan talaga ng todo itong mga small creatures na ito. Yung mga nakita ko, it's my first time to see them. Hindi nakakita ang mga sea slug pero meron naman silang antena na tumutulong para makahanap ng pagkain.